Dashiell Villadiego is only 6. Pinanganak ito noong parehong taon at araw nang naging open heart surgery ng ama nitong si Ethan. Anak siya ni Ethan sa dating kasintahan na si Georgina na bigla na lamang umalis matapos isilang ang kanilang anak. Walang kahit anong ideya si Ethan kung anong dahilan at bigla na lamang silang nilisa ng ina ni Dashiell. Dahil bago pa man siya sumailalim sa operasyon ay maayos pa naman sila. Nangako pa nga ito sa kanya na hindi ito aalis sa tabi niya kahit anong mangyari. Kaya naman ang magising si Ethan at malaman niyang ginawa ng dating kasintahan ay labis siyang nasaktan. Hanggang sa ang sakit na iyon ay unti-unti nang nabuo na galit. Paano nito na atim na iwan ang kanilang walang kamuwang-muwang na anak ng mga sandaling wala pang kasiguraduhan kung mabubuhay pa siya? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Daddy, saan po tayo pupunta? Tanong ng 6 na taong gulang na si Dashiell sa ama habang naglalakad silang dalawa papasok sa isang mamahaling restaurant. Hawak-hawak ni Ethan ang kamay ng anak na pinapasway naman ito. We're going to have lunch here. Hindi ba hindi ka pa kumakain? Opo, Daddy. Hungry na nga rin po ko eh. Then, let's order anything that you want. Si Dashiell na hinayaan niyang pumili ng kanilang upuan at ang pinili nito ay ang table sa tabi ng glass wall kung saan kitang-kita nila ang mga taong dumaraan. Gustong-gusto talaga ni Dashiell ang mga tao, ngunit mahiyain itong makipag-usap. Mas gusto lamang nito na pagbasa ng mga dumaraan at pag-aralan kung ano ang kanilang mga ginagawa. Ang 6 na taong gulang niyang anak ay matalino at talagang cute na cute dahil sa tuwing nagsasalita ito ay bulul-bulul pa. Daddy, alam niyo po ba sabi ni teacher, next week daw I should bring my mom daw kasi there's an event po for mom sa school. I forgot what it's called. Remember ko na po, Daddy, it's a Mother's Day event po pala. Pagkukwento pa ng kanyang anak at ang sunod itong sinabi ay ang dahilan para maglaho ang kanyang mga ngiti. Sino po, Daddy, ang dadaling ko sa school para sa event na yon? Wala naman po akong mommy, Daddy. Ang sabi po kasi ni teacher, dapat mommy daw po ang dalhin. Eh hindi naman pwede ang daddy kasi may event din naman daw po para sa mga daddy. Ah, sasamahan ka ng auntie mo for that event. Ang nalulungkot na sagot ni Ethan sa anak. Tinutukoy niya ang kapatid ng kanyang matalik na kaibigan na si Giselle na laging sinasamahan si Dashiell sa tuwing may mga event sa school ng kanyang anak. Tunad na lamang na nabanggit nito ngayon. Pero, auntie is not my mommy po, Daddy. But she can attend on your mom's behalf. Hindi ba't siya naman lagi ang lagi mong kasama noon? Ayaw mo ba na si auntie ulit ang sumama sa'yo? Gusto ko naman po, Daddy. Masaya po si auntie kasama. I will talk to auntie na lang po. Pero sa tingin ko po, Daddy, mas masaya kung si mommy po talagang sasama sa akin. Pero wala po kasi siya kaya si auntie ko na lang po. Naawa naman si Ethan para sa kanya anak dahil hindi man lang nito nakita ang ina. Hindi man lang nito nasilayan ang magandang ngiti ng ina dahil noong bagong silang ito ay bigla na lamang silang iniwan ng babaeng dating minahal ng wala man lang paalam. Noong oras sa sumailalim sa operasyon si Ethan para sa kanyang open heart surgery, ay nanganak naman daw ang ina ni Dashiell na si Georgina at nang magising siya mula sa operasyon na yon, ay wala nang babaeng minahal. Iniwan sila nito at ng kanyang anak nang walang paalam. Walang kahit anong liham o kung ano man lang na iniwan para sa kanila. Bigla na lamang itong naglaho sa mga buhay nila na parabang isang bula. Mabuti na lang at hindi na nangulit pa si Dashiell ukol sa ina nito at nagkwento na lang ng kung ano-ano. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang order nila na puro si Dashiell ang pumili. Kaya nagsimula na silang kumain. Napakadaldal talaga ng kanyang anak. At kahit bulol pa ay wala itong tigil sa pagkukwento ukol sa mga nangyayari sa school nito.
Ang isa sa mga katangian na namanan ni Dashiell sa ina nito ay ang pagiging madaldal na laging hindi nauubusan ng maikukwento. Dashiell Villadiego is only 6 years old. Pinanganak ito noong parehong taon at araw ng kanyang open heart surgery. Anak niya ito sa dating kasintahan na si Georgina na bigla na lamang umalis matapos isilang ang kanilang anak. Walang kahit anong ideya si Ethan kung anong dahilan at bigla na lamang silang nilisa ng ina ni Dashiell. Dahil bago pa man siya sumailalim sa operasyon ay maayos pa naman sila. Nangako pa nga ito sa kanya na hindi ito aalis sa tabi niya kahit na anong mangyari. Kaya naman nang magising si Ethan at nalaman niyang ginawa ng dating kasintahan, ay labis siyang nasaktan hanggang sa ang sakit na iyon ay unti-unti nang nabuo na galit. Paano nito naatim na iwan ang kanilang walang kamuwang-muwang na anak ng mga sandaling wala pang kasiguraduhan kung mabubuhay pa siya? Ngunit ang galit na nadarama niya ay unti-unti rin naman naglaho sa paglipas ng panahon. Habang nakikita niya na lumalaki ng maayos ang kanilang anak, nagpapasalamat pa rin naman si Ethan na nung umalis si Georgina sa buhay niya ay hindi nito dinala ang kanilang anak. Hinayaan siya nitong maging ama kay Dashiell at sa totoo lang, sa kabila ng kasalanan na nagawa nito sa kanila ay gusto niya pa rin na bumalik ito sa buhay nila dahil batid ni Ethan na iyon lang magpapasaya sa anak niya. Dahil matagal nang hinihiling ni Dashiell na makita nitong ina, ngunit tila sadyang ayaw na talaga magparamdam ng ina nito. Iyon ngang malalim na iniisip ni Ethan habang nakatitig sa anak na sarap sa kinakain. Kaya namang ganun na lamang ang lakas ng kalabog ng kanyang dibdib na nang sandaling bumaling ang kanyang tingin sa may entrance ay nasilayan niyang mukha ng isang babaeng pumasok doon. Agad na tumayo si Ethan kaya napatingala rin sa kanyang anak na nagtataka. Anak, dito ka lang muna ha. May kakausapin lang si Daddy. Ang nagmamadali na paalam niya dito na tumango naman. Malalaking hakbang na lumapit si Ethan sa babae na noon ay naglalakad at may kausap sa cellphone. Nilagpasan siya nito na para bang hindi siya nakilala ngunit nahawakan niyang pulso nito. Georgina. At nagtataka naman na bumaling ito sa kanya. Excuse me? Sabay binaba ng dalagang hawak-hawak na cellphone. Ano pong may tutulong ko sa inyo, sir? May kailangan po ba kayo sa akin? Ang tagal kitang hinanap at hinintay. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Halo-halo ang nararamdaman ngayon ni Ethan. Ngunit mas nangingibabaw ang saya na nadarama niya ngayon na nasa harapan niya na muli ang babaeng dati at tanging minamahal at kay tagal niyang hinanap at hinintay. Napakarami ng mga nais niyang itanong dito. Gusto niya na marinig ang paliwanag nito. Ah, magkakilala po ba tayo, sir? Sa halip ay iyon ang naging tanong sa kanya ng nagtataka na dalaga. Natigilan ng ilang sandali si Ethan. You don't remember me? I'm sorry, sir. Ngunit ngayon lang po tayo nakita. Nagkakamali lang po siguro kayo ng akala. How can you not remember me? Ang mababa, ngunit tanong ni Ethan. Pasensya na po talaga kayo, sir. Pero hindi ko po talaga kayo kilala. Kung maaari po, ibitawan niyo ang kamay ko dahil nasasaktan niyo po ako. Puno ng pagtataka at kasing lamig ng yelo ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Kung dati ay punong-puno iyon ng pagmamahal sa tuwing nakatitig sa kanya, ngayon ay wala na. Para bang ibang tao na siya sa paningin nito. Her eyes, tinged with a subtle hint of unfamiliarity, suggests a lack of true recognition, leaving him pondering whether his perception of their connection was a mere misconception. Dahan-dahan na lumuwag ang pagkakahawak niya sa pulso nito, hanggang sa tuluyan niya na itong binitawan. I'm sorry. Sino po siya, Daddy? Pareho silang napatingin kay Dashiell nung tumabi ito ng tayo kay Ethan. Nakatingala ito sa babae at ang inosente nitong mga mata ay puno na ng pagtataka. Habang ang ekspresyon naman sa mukha ng babae ay gano'n na gano'n pa rin. Walang pinagbago. Oh, nothing. Nagkamali lang si Daddy. Akala niya siyang dating isang kaibigan. Ang sabi ni Ethan sa anak na nakatitig pa rin sa babae. Samantalang ang dalaga naman na inakala niyang si Georgina ay binalik na ang tingin sa kanya. Pasensya na sa abala, miss. Hingi niya rin ulit ng paumanhin sa babae. It's alright. And I'm really sorry but I really have to go. May meeting pa ako.
Bahagyatong yumuko sa kanila, tinalikuran na sila. Pareho na lamang nilang pinagmasdan ng dalaga na lumakad palayo sa kanila. Hindi naman maipaliwanag ni Ethan kung ano ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Tiningnan niya ang kanyang anak na noon ay titig na titig pa rin sa likuran ng dalagang papalayo. Maemosyon na naglararo sa mga mata nito na dahilan para mas lalong manikip ang dibdib niya. Bumuga ng hangin si Ethan bago dumukwang at binuhat ang anak. "I'm sorry, baby." Ang makahulugan na sabi niya sa anak, kaya bumaling ito sa kanya na may pagtataka. "Para saan po, Daddy?" Umiling siya. "Nothing." Mula ng araw na yon na hindi na maalis sa isipan niya ang babae na inakala niyang dating kasintahan. Bumalik si Ethan sa restaurant na iyon na sumunod sa mga araw. Nagbabaka sakali na nakikita niya ulit ang babae, ngunit hindi niya ito bumalik doon. Hindi na ulit nagtagpo ang kanilang mga landas. Ganun pa man ang pakiramdam niya na ang babae na nga iyon ay ang ina ni Dashiell ay hindi mawala-wala sa kanya. "She's back," ang sabi ni Ethan sa kanyang kaibigan na kasalukuyang nasa loob ng kanyang opisina. "Huh? Sino?" "Si Georgina." Nabalot ng pagtataka at gulat ang mukha nito. "Dashiell's mom? Kailan pa? I thought she's dead. Sigurado ka ba na siya yon?" Iyon nga ang inisip ng lahat. Napatay na si Georgina matapos sila nito ang iwan. Mula kasi noon ay wala na silang kahit anong naging balita sa ina ni Dashiell. Ngunit hindi naniniwala si Ethan sa mga sinabi nilang yon. "Nakita ko siya kahapon. Nakita rin siya ng anak ko," sagot niya. "Sigurado ka bang siya talaga yon? Baka naman ay nagkakamali ka lang ng akala." "Yes, alam kong siya yon." Kahit pa sinabi sa kanya ng dalaga na hindi siya nito naaalala, may kung anong tumulak sa kanya para paniwalaan ang babaeng nakita niya kahapon ay walang iba kundi si Georgina. Ang puso niya na mismo ang nagdidikta na paniwalaan niya iyon. "Nakilala niya bang anak ninyo? Did she even look at him with eyes filled with longing?" Usisa pa ni Gio. "Hindi." Nagbuntong hininga naman si Gio. "Hindi ba kung siya talaga yun, makikilala niya dapat ang iyong anak dahil kahit pa iniwan niya kayo ng walang pasabi, ay siya pa rin ang nagsilang ng anak ninyo. Makakaramdam sana siya ng lukso ng dugo. Pero sa sinasabi mo ngayon, sa tingin ko ay nagkakamali ka lang." Hindi naman sumagot si Ethan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalinlangan. "Kung ako sa'yo, ay huwag mo munang sasabihin sa anak mong tungkol dito. Dahil alam naman natin pareho kung gaano niya kagustong makita ang kanyang ina. Sa tingin ko, kung sasabihin mo sa kanyang tungkol dito, at hindi naman pala yun ang babaeng nakita mo ang kanyang ina, ay baka masaktan lang si Dashiell. You have to make sure if it's really Georgina." Sinunod niya ang sinabi ng kaibigan. Kahit gaano niya pa kagusto na sabihin sa kanyang anak ang tungkol sa ina nito, ay pinigilan niya ang sarili dahil ayaw niya na umasa at masaktan lang ito lalo. "Daddy, I love you po," ang malambing nasabi sa kanya ni Dashiell na ngayon ay nakayakap sa kanya. "I love you too, my son." Magkatabi sila ngayon na nakahiga sa kama dahil kanina ay umiiyak ito sa kadahilan ng natatakot daw ito na matulog mag-isa kasi may monster daw sa ilalim ng kama nito. "Thank you for always being there for me, Daddy." Napangiti naman si Ethan sa sinabi ng anak bago hinalikan ang tuktok ng ulo nito. "You're welcome, baby. Thank you too for always being there for Daddy." Nalayo ni Dashiell ang mukha sa dibdib niya at tumingala para salubungin ang kanyang tingin. "Dito lang po ako always para sa'yo po, Daddy." Then he smiled so sweetly. Para kay Ethan, siya na sigurong pinakamaswerteng ama dahil si Dashiell ang kanyang naging anak. Hindi lamang ito mabait, kundi mapagmahal din. Mula nang dumating ito sa kanyang buhay, mas lalo na nagkaroon ng saysay ang bawat umaga niya. Kahit iniwan man sila ng ina nito, ay naging maayos pa rin ang buhay nilang pareho. May-ari na siya ng malaki at kilala na hotels ngayon. At hindi na rin siya pinakikialaman ng kanyang mga kapatid matapos niyang putulin ang koneksyon nila. Nung mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit na walang lunas, ay ipinamana nito sa kanya ang kanilang kumpanya. Ngunit hindi niya iyon tinanggap at binigay niya iyon sa kanyang mga kapatid para wala ng gulo.
ang sa kanyang amang tinanggap ni Ethan. Papalugi na iyon nung akuin niya. Ngunit paglipas ng ilang taon ay umuunlad na nga rin iyon. Si Dashiell na siguro ang nagdala ng swerte sa kanyang buhay dahil maging siya ay nagulat sa biglang pag-unlad ng mga hotels niya. Hindi umalis si Ethan sa tabi ng anak hanggang sa makatulog ito at nakayaka pa rin sa kanya. Anak, pangako sa'yo ni Daddy na hahanapin kong mommy mo at ibabalik ko siya sa buhay natin. Sa ngayon ay patawarin mo ako kung ililihim ko sa'yo ang tungkol sa kanya. Gusto ko munang patunayan kung siya nga talaga ang iyong ina. Kapag sigurado na ako na siya yon, ay gagawin kong lahat bumalik lamang siya sa buhay nating dalawa. Pagkausapan ni Ethan sa natutulog ni anak bago ito muling hinalikan sa noo. Be my girlfriend. Bumadhan naman ang labis na gulat at pagtataka sa mukha ng babae dahil sa mga katagang biglang binitawan ng lalaki. Ano? 5 million. Pretend to be my girlfriend. Pero, hindi na hinayaan ng binata na matapos ang sasabihin ng babae dahil muli itong nagsalita. Kailangan mo ng pera para sa operasyon ng ama mo, hindi ba? Then accept my offer. All your problems will be solved. Kailangan mo lang magpanggap na ikaw ang girlfriend ko sa harapan ng mga magulang ko. Pwede pang pag-isipan ko muna ang tungkol sa bagay na yan? Yes, take all the time that you need. You have my number. Pag may sagot ka na sa alo ko. Hanggang nga sa makabalik ang babae sa ospital kung nasaan nakakonfine ang ama nito na may malubhang sakit ay hindi maalay sa isipan niya ang alok sa kanya ng lalaki kanina. Ikaw ba ang anak ng pasyente? Ang tanong sa babae ng isang doktor nang sandaling nasa tapat na ito ng pinto kung nasaan pansamantala ang amang may sakit. Opo, ako nga po yun. Ang natatakot na sagot naman ng babae. Sa itsura pa lang ng doktor, batid na agad ng babae na may hindi ito magandang balita at hindi nga siya nagkamali dahil sa sunod ng mga sinabi sa kanya ng doktor. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na kanina ay inatake na naman ang iyong ama sa sakit niya. At sa lalong madaling panahon ay kailangan natin na maoperahan siya. Bagsak ang balikat na pumasok ang babae sa loob ng silid kung nasaan ang ama. Hindi nito alam kung saan ito kukuha ng pera para sa operasyon ng ama. Gayunpaman ay nakangiti pa rin siya na lumapit sa noon ay nakahiga niyang ama nang sa gayon ay hindi na ito mag-alala. Ayaw kasi ng babae na pag-alalahanin pang may sakit na ama dahil baka lalo lang na lumala ang kondisyon nito. Ganunpaman kahit anong gawing pagpapanggap ng babae ay ramdam pa rin naman ang kanyang ama na may problema siyang dinadala. Anak, hindi mo naman na kailangan na paoperahan pa ako. Matanda na ang papa. Pasasaan pa't mawawala rin ako sa mundong to. Huwag ka na magsasayang ng pera para sa akin. Hayaan mo na lang na kunin ako ng langit. Ang malungkot na sambit ng ama dahilan para mas magunahan sa pagbagsak ang luha niya. Hindi po ako papayag na hindi ko po kayo maipapagamot. Kayo na lang po ang meron ako, papa. Kung pati ikaw ay mawawala rin sa akin, hindi ko na po alam kung ano pang mangyayari sa buhay ko. Hindi ko po makakaya kung mawawala ka rin po sa akin. Kaya kahit ano man po ay gagawin ko para lang gumaling kayo. Inabot ng ama ang kanyang kamay. Maraming salamat, anak. Pasensya na kung nagiging pabigat na ako sa'yo. Hindi po kayo naging pabigat sa akin, papa. Para sa babae, ano man ay gagawin niya para lamang maipagamot ang may sakit na ama. Hindi siya papayag na hindi ito gumaling. Ganon na lamang ang takot na bumalot sa babae na nung isang araw pagkagaling niya sa kanyang trabaho bilang sekretarya ng isang mayaman na binata ay may mga doktor na nagmamadaling. Ano pong nangyayari? Ang natatakot na tanong ng babae sa doktor. Kailangan na po ng agarang operasyon para sa pasyente. Kung papatagalin pa po natin ay maaari niya itong ikamatay. Nang mga sandaling yon ay isa lamang ang solusyon na pumasok sa isipan ng babae para mapagamot ang kanyang ama. At ang tanging makakatulong sa kanila ay ang tanggapin ang alok ng lalaki na pagpapanggap. Kapag natanggap niya ang pera mula dito, ay wala na siyang iisipin na problema para sa kanyang ama. Nagising si Catherine mula sa panaginip na iyon at agaktak ang pawis sa kanyang noo at sagana rin sa pag-agos ang kanyang mga luha na para bang buhos ng ulan na wala ng katapusan.
Bumalikwas siya ng bangon at lumapit sa kanyang lamesa kung saan may nakabukas na laptop. At doon, sinulat niya lahat ng kanyang napanaginipan kanina. Isa siyang sikat na manunulat. Sa loob ng 5 taon niyang pagiging writer ay marami ng mga nakakilala sa kanila. Lahat ng mga sinusulat niya ay puro may aral at nangyayari sa realidad, kung kaya mabilis siyang sumikat sa larangan. Sa katunayan ay ang isa sa mga nobela niya ay magkakaroon na ng movie adaptation ngayong taon. At iyon ang dahilan kung bakit umuwi siya sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi ang setting ng story, pero nasa Washington siya noong isinulat niya yon. Nitong mga nagdaang araw, mula na makabalik siya sa Pilipinas, ay may mga napapanaginipan siyang mga kakaiba. Nagsimula lamang lahat ng iyon nung pagdating niya sa bansa ay tumigil siya sa isang beach resort. Ang mga kakaibang napapanaginipan niya ay ang mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Ngunit sa panaginip niya iyon ay hindi niya makita kung sino ang mga tao na iyon. Mga karanasan lamang iyon ng isang babae. At sa tuwing napapanaginipan niya iyon ay ganoon na lamang ang bigat ng kanyang nararamdaman na para bang relate na relate siya sa mga nangyayari sa kanyang panaginip. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Catherine habang nakatingin sa screen ng kanyang laptop na umiilaw. Ang atensyon niya ay napabaling sa kanyang cellphone noong nasa tabi ng laptop niya. Tumatawag ang kanyang kaibigan na si Maris na isa ring writer. "You're online," ang binugod dito sa kanya nang sandaling masagot niya ang tawag. "Ah, oo, nagising kasi ako." "Writing again?" "Yes, I jumped off something. I had to write it," sagot niya. "Malungkot ang tono ng boses mo. Was it a sad dream again?" Si Maris ang tanging niyang pinagsabihan tungkol sa mga napapanaginipan niya. Kaya alam nito ang tungkol doon. "Oo eh, hindi na ako makatulog ulit matapos yon." "Bakit parang tila napapadala sa mga panaginip mong yon?" "I seriously don't know. Bigla na lamang ako nagkaroon ng mga weirdong panaginip mula nang bumalik ako sa bansa." Walang kahit anong ideya si Catherine kung bakit niya napapanaginipan ang mga pangyayaring iyon sa buhay ng isang babae na hindi niya naman kilala o kaano-ano. "Hindi kayo may koneksyon ng mga panaginip mo na yan tungkol sa nakaraan mo?" biglang sabi ni Maris, kaya natigilan naman si Catherine. I don't know. Why don't you find out? Nasa Pilipinas ka naman na. Hindi ba gusto mong malaman ng tungkol sa nakaraan mo?" Hindi naman maalala ni Catherine kung ano at sino siya dati bago siya naging si Catherine Winterson. Hindi niya matandaan kung anong klase ng buhay ang meron siya noon. Ang huli niya lamang naaalala ay nagising siya sa isang ospital at kasama niya roon ang mga taong tumulong sa kanya. Ang may-ari ng yacht na nakakita sa kanya sa dalampasigan. Mula noon ay wala siyang kahit anong natatandaan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang pangalan, kung saan siya galing, kung sino ang kanyang pamilya, o kung anong klaseng buhay ang meron siya bago ang aksidente. Ayon sa doktor na tumingin sa kanya ay nawala lahat ng mga alaala niya dahil sa lakas ng impact noong tumama ang ulo niya sa bato o kung anumang matigas na bagay. "Anong problema?" tanong ni Maris kasalukuyang nasa isang coffee shop. Dahil matapos ang pag-usap nila kagabi, ay humiling ito na kung maaari ay magkita sila ngayong araw dahil pareho silang naging abala nitong mga nagdaang araw pa. "Wala naman," sagot ni Catherine. "Naiisip ko lang tong lalaking bigla na lang lumapit sa akin nung isang araw sa restaurant mo. Tila ba eh, kilala niya ako?" "Bakit? Anong sinabi niya sa'yo?" "Tinawag niya ako sa isang pangalan na hindi ko mawari kung bakit tila ay sobrang pamilyar sa akin. Georgina. Iyon ang tinawag niya sa akin." "Talaga? Ano pang ibang sinabi niya sa'yo?" Nag-isip na ilang sandali si Catherine. Inalala niya ang ekspresyon ng gwapong lalaki sa restaurant na hindi maalis sa isipan niya mula nang iyon. "He was very mad and confused. It was hard to name his emotions. Na para bang ang Georgina na sinasabi niya ay may malaking kasalanan sa kanya, sa kanilang dalawa ng anak niya. Ngunit noong mapagtanto niya na ibang tao ako, at kahit hindi ako ang Georgina na sinasabi niya, ay humingi rin siya ng pasensya sa akin. Ganun pa man, kahit sinabi niya naman sa lalaki na hindi siya si Georgina,
Ang mga mata nito ay may kakaibang emosyon, dahilan para hindi maalis sa isipan niya ang lalaki na iyon. Hindi rin maintindihan ni Catherine kung bakit ganito na lamang kanyang nararamdaman. Hindi niya mawari kung bakit sinasakop ng lalaki at ng anak nito ang kanyang isipan. Sa tingin mo ba, ay may connection sa nakaraan mo ang lalaki? May nararamdaman ka bang malapit siya sa'yo? Bigla namang tanong sa kanya ni Maris. I don't know, hindi ko masabi. Hindi ko mawari kung anong nararamdaman ko. Huminga naman ng malalim ang kanyang kaibigan. Na makita na nahihirapan na siya sa pag-iisip kung ano nga bang koneksyon niya sa mag-ama, ay iniba na nito ang usapan. Nilipat nito iyon sa movie adaptation ng kanyang libro. Lumipas ang mga araw at ang panaginip ni Catherine ay mas lalong dumalas. Ang mga panaginip niyang iyon ay karugtong lamang nang nauna niyang maging panaginip na parabang dinadala siya sa pangyayari na iyon. At sa tuwing malapit niya makita ang mukha at marinig ang mga pangalan ng mga nasa panaginip niya, ay bigla na lang siyang nagigising. Hays, ano ba talagang dahilan at napapanaginipan kong lahat ng to? Malalim na napabuntong hininga si Catherine habang nakatingin sa screen ng laptop niya. Ang mga napapanaginipan niya ay sinusulat niya at tila makakabuo na siya ng isang nobela dahil sa dami ng kanyang mga nasulat. Talambuhay na nga ata ng babaeng hindi niya alam kung anong pangalan o itsura ang nasulat niya. Dahil sa labis sa pag-iisip ay nagdesisyon si Catherine na balikan ang lugar kung saan ang sinasabi ng mga tumulong at umampon sa kanya ay nakita siya ng mga ito sa Costa del Valle. May natatandaan po ba kayong babae na inano dito mahigit 6 na taon ang lumipas? Ang magalang na tanong ni Catherine sa matandang mangingisda. Nako, wala, iha. Tumango si Catherine ng tagpasalamat at saka nagtanong-tanong pa siya sa mga nakakasalubong niya. Iha, anong hinahanap mo? Tanong sa kanya ng isang matandang babae na naglalako ng isda. Gusto ko lang po sana malaman kung may nakakaalala pa po tungkol sa isang babae na inano dito noon. Mahigit 5 taon na pong lumipas. Sagot naman ni Catherine. Ah, ang magandang babae na yun baka mo. Oo naman. Natatandaan pa namin siya. Sino ba naman ang makakalimot sa babaeng itinuturing ng mga taga Del Valle na himala? Ang akala kasi ng lahat noon ay patay na siya. Ngunit may mag-asawang mayaman ang tumulong sa kanya. Ayon sa kanila ay may pulso pa ang babae kaya dinala siya sa paggamutan. Mula noon ay hindi na namin nalaman kung ano pang nangyari sa babae. Kung ganun ay hindi pa taga rito ang babae? Sa wangis ng babae, hindi siya gataga dito sa Nayon. Maganda ang kutis ng babae na yon sa pagkakaalala ko, ha? Tila nagmula sa isang mayaman na pamilya. Marahil nagmula siya sa isang malayong lugar at napadpad lamang dito sa aming Nayon. Napatango naman si Catherine. Akala niya ay may impormasyon na siyang makukuha tungkol sa babae na inanod sa dalampasigan 6 na taon ang lumipas. Tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit wala pa rin pala. Ganun po ba? Maraming salamat po sa impormasyon. Bakit mo nga pala hinahanap ang babaeng yon, iha? Ah, wala naman po. Curious lamang po ako tungkol sa kwento niya. Sagot niya. Dahil nga sa upcoming movie adaptation ng kanyang libro ay naging abala si Catherine sa kanyang trabaho, kaya hindi na siya nagkaroon ng chance para makapagtanong-tanong pa ukol sa babaeng natagpuan sa tabing dagat. Hindi na rin siya masyadong nag-isip dahil mas gusto naman niya na makapag-focus sa trabaho at huwag na masyadong stressin ang sarili sa mga bagay na hindi niya naman naaalala. Author Catherine, may naghahanap po sa inyo. Informa sa kanya ng isang staff. Ha? Sino daw po? May bago raw po nag-sponsor para sa upcoming movie adaptation ng book nyo. Siguro siya po yung naghahanap sa inyo. Nagdiwanag ang kanyang mukha dahil sa sinabi nito. Wow, really? Opo ma'am, malaking tao po ito. May-ari ng mga 5-star hotels. Dahil sa narinig ay mas lalo nang nakaramdam ng excitement si Catherine. Agad niyang tinungo kung nasaan ang sinasabi ng staff na may naghihintay sa kanya at pagkarating niya roon ay natigilan siya dahil ang taong iyon ay ang lalaki noon sa restaurant na inakalang siya si Georgina. Nakasuot ito ng white long sleeve na nakatupi hanggang sa may siko nito. Ngumiti sa kanyang lalaki at sa hindi malaman na dahilan ay tila napakapamilyar ng mga ngiti nito na parabang minsan na itong nasilayan.
Hi, nice meeting you. I'm Ethan Villadiego. Sabay lahat nito ng kamay sa kanyang harapan. Nag-aalangan man ay tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Hi, I'm Catherine Winterson. Catherine? Pag-uulit nito sa kanyang pangalan. Yes, I'm the author of the book. Muling gumuhit ang maliit na ngiti sa mga labi nito. Ikinagagal ako makilala ka. Hindi may tatanggi ni Catherine ang totoo na sobrang gwapo talaga ng binata. Para itong isang fictional character na lumabas mula mismo sa kanyang libro. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit mabaliw-baliw dito ang ibang staffs. Bukod pa roon ay magaan din ang kanyang loob sa binata. Kahit pa hindi naman sila lubusan na magkakalala. Mabait naman kasi ang binata at magaan kasama kaya mabilis din itong napalapit sa mga staff at actors. Ang libro na ito ay tungkol sa dalawang puso na pinaghiwalay ng kapalaran ngunit pinagtagpo sa pangalawang pagkakataon para maudot ang kanilang naputol na pag-iibigan. Pagkukwento ni Catherine kay Ethan na ngayon ay nakapamulsa habang nakatingin sa mga nagpa-practice ng mga artista. Based on your own experience? Sabay sulyap nito sa kanya. Ang itim at nagtatanong nitong mga mata ay diretso na nakatitig sa kanya. Ngumiti siya sabay iling. No? Sinulat ko lang ang librong to noong mga panahon na may mga iniisip ako. It's my way to distract myself from those hunting thoughts. Hindi ko nga lubos akalain na mabibigyan ito ng spotlight at magiging tulay sa mga pangarap ko. This book is really great. You really like writing books, don't you? Oo, siguro. Her answer sounded funny for some reason. Ang totoo kasi niyan, hindi ko alam kung gusto ko ba talaga ang pagsusulat noon. I suddenly fell in love with writing during my darkest hours. Paliwanag niya. Halata naman sa mukha ng binata ang labis na pagtataka dahil sa sinabi niya. Naglalaro ang mga katanungan sa mukha nito at agad naman na iniba ni Catherine ang usapan dahil sa ngayon ay ayaw niya pang pag-usapan ng tungkol doon. Oo nga pala. Bakit pala nag-sponsor ka para sa movie na to? Hindi naman sa ayaw ko ha. Ang totoo niyan ay masaya nga ako eh. As in. Pero nagtataka lang talaga ako kaya gusto ko sanang malaman. I was intrigued when I saw the ads on my laptop. Binasa kong libro and I liked it. I thought it is going to be a big hit pag naging isang movie na. Kinilig naman si Catherine sa sinabi nito. Talaga? Nako, masaya naman ako na marinig mula sa'yo yan. Sana lang hindi ka magsisi sa desisyon mo. Pagbubutihan namin para hindi ka ma-disappoint. I'm sure I won't regret this. Sabi pa ng binata. Ang mga mata nito ay diretso nakatitig sa kanya. Ilang segundo nga silang nagkatitigan at ang puso ni Catherine ay walang humpay sa mabilis na tibok na para bang anumang oras ay lalabas na ito sa kanyang dibdib at yayakapin ng binata. Naputo lamang ang kanilang titigan nang may tumawag kay Ethan at kinausap na ito ng kanilang direktor. Hands-on si Catherine para sa movie adaptation ng kanyang libro dahil ito ang unang beses na mangyayari yon at gusto niya ay satisfied ang kanyang mga readers sa magiging kalalabasan ng adaptation. Todo promote at tulong siya sa set dahil hiniling din iyon sa kanya ng direktor nang sa gayon ay malaman ng mga actors ang tamang pag-act sa mga characters. Naging isa siyang co-director para sa movie. At habang ginagawa ang mga naunang scene ay paminsan-minsan dumadalaw din ang binatang si Ethan na minsan ay kasama pa ang cute na anak. Ang cute-cute talaga ng anak ng Pogi, no? Narinig ni Catherine ang bulungan ng ibang mga staff. Nandito kasi ulit ang mag-ama kaya naman kilig na kilig ang mga ito. Oo nga eh. Balita ko wala pa raw asawang Pogi na yon. Single father ata. Saad naman ang isa. Talaga? Eh nasan pala yung nanay ng bata? Ayon sa mga sabi-sabi, ay iniwan daw ng babae ang mag-ama ng walang paalam. Maging ang kilay ni Catherine ay nagtagpo dahil sa narinig. Bigla tuloy siyang naging interesado sa usapan ng tatlo kaya ay walang ingay na humakbang siya palapit sa kanila para mas lalo niyang mapakinggan. Saan mo naman narinig ang kwentong yan? Ayon lang mga kumakalat na chika tungkol sa mag-ama. Sa tingin ko hindi totoo yan. Bakit naman?
Eh, sa gwapo ba naman yung tatay, malabong iwan sila ng sino man. Sa bagay, napakalaking kawalan kung iiwan pa nga nilang mag-ama. True. Ay, Ma'am Catherine, andyan po pala kayo. Nagulat ang mga ito na nung paglingon sa likuran ay naroon pala siya. Gumiti sa kanila na para bang hindi rin siya nakikichismis kanina. Ah yes, don't worry. Hindi ko naman narinig ang usapan niyo. Tiningnan niya ang direksyon ng mag-ama na sina Ethan at Dashiell na nakikipag-usap sa mga producers. Napapaisip din tuloy si Catherine kung sino nga ang usapan ng tatlo. Ngunit tila tama naman ang sinabi ng isa sa kanila. Napaka-imposible nga na iwan ang mag-ama ng ina ni Dashiell. Hello baby boy, nagugutom ka ba? Ang malambing na tanong ni Catherine sa anak ni Ethan na ngayon ay nasa harapan niya. Hindi po miss, kumain na po kami ni daddy kanina bago dumiretso dito. Ang cute na cute naman itong sagot. Ganun ba? Hindi ka ba nabobore dito? Umiling naman si Dashiell. Hindi po miss, nakaka-enjoy po panoorin ng mga artista. Bulol pa ito kaya mas lalo lang itong naging cute sa paningin ni Catherine. Kamukhang kamukha nitong ama. Inaya niya ang bata na maupo para mapanood nila ang mga umaarte. Ang ama naman ni Dashiell ay abala, ganun pa man ay pasalip-salip ito sa kanila. Nasaan palang mommy mo? Tanong ni Catherine sa paglipas ng ilang minuto nilang pag-uusap. Curious na talaga kasi siyang malaman kung totoo ba ang usapan ng tato kanina. Ewan niya rin ba't yun ito na lamang siya kaintriga sa buhay ng mag-ama. Wala po akong mommy, miss. Nabigla naman si Catherine sa sagot nito. Ha? Huh? Ayon po sa auntie ko ay umalis daw po ang aking ina nang walang pasabi noong araw na pinanganak ako. Kaya hindi ko po alam kung sino o nasaan ang mommy ko. Nalulungkot siya dahil malungkot ang mga mata nito. Pasensya na kung naging insensitive ang tanong ko ha. Okay lang po yun, miss. At ngumiti ito sa kanya. Nang dahil nga sa sinabi ng bata ay mas lalo lamang na naintriga si Catherine sa buhay ng mag-ama. Ngunit hindi niya pinapahalata dahil ayaw niya natawagin na creep. Anak, gusto mo bang umuwi na tayo? Ang malambing naman na tanong ni Ethan sa anak matapos itong makipag-usap. Tiningala naman ni Dasha lang ama. Can we go home na po ba, daddy? Ethan leaned in to level his son's face. Of course, gusto mo na ba umuwi na tayo? Opo, daddy. Pero babalik pa rin po ba tayo dito? Oo naman, kung gusto mo pang bumalik, that's okay with daddy. Daddy, balik po tayo dito ah. I want to play with all the nice stuff po kasi. Okay, sure. Binuhat na ni Ethan ang anak at nakamasid naman niya siya sa dalawa. Ang ganda nilang pagmastan. Lalo na nang yumakap na si Dashiell sa ama at siniksik ang mukha nito sa gilid ng leeg ng ama. Nagiinit ang puso niya na makita silang ganon at para bang may mainit na palad ang umahaplos sa puso niya. Kailangan na namin umuwi, inaantok na kasi ang anak ko. Paalam sa kanya ni Ethan. Noon lang napansin ni Catherine na napapatitig na pala siya sa kanila kaya agad siyang nag-iwas ng tingin. Sige, mag-ingat kayo. Bahagya naman na tumango sa kanya si Ethan habang ang anak naman nito ay muling nagpaalam sa kanya at sa mga kalaro nitong mga staff. Sa bawat araw na lumipas ay laging hinihintay ni Catherine ang pagdating ni Ethan. Ngunit dahil nga sa abala rin ito sa trabaho sa kumpanya ay bihira lamang itong bumisita sa set. Ganun pa man ay bumisita pa man ito kung hindi ito fully scheduled kaya mas masaya si Catherine kung nandito ang banata. Katulad ngayon, nandito ito ngunit simula nang dumating ay hindi pa sila nagkakausap. Sa ngayon ay abala pa ito sa pakikipag-discuss sa mga producers habang si Catherine naman ay nagkukunwari na abala. Ngunit ang totoo, ang atensyon niya ay nasa binata na sobrang gwapo ngayon sa bagong gupit at suot na itim na t-shirt at jeans. Iyon na siguro ang unang beses na nakita niya ang binata na hindi nakasuot ng corporate attire. At higit na mas gwapo ito sa mga simpleng kasuotan. He looked so much younger. Siya bang kasintahan mo? Sa paniginip Catherine ay hindi niya makita ang mukha ng babae na nanguhusga na nagtatanong. Ngunit sa tono pa lamang ng boses nito ay masasabi niya na hindi ito mabait. Tila, istrikto ito at nakakatakot. Yes, ma'am. Sagot naman ang lalaki na nakahawak sa bewang ng isang babae. Napaka-pamilyar ng tinig ng lalaki para kay Catherine.
na tila ba'y narinig niya na ito mula kung saan. Hindi niya lang talaga maalala kung kailan at saan. Alam ni Catherine na naginip lamang siya ngayon, ngunit hindi niya magawa na pilitin ang sarili na imulat ang kanyang mga mata. Dahil sa totoo lang, ay gusto niya ring malaman kung anong susunod na mangyayari. Gusto niyang alamin kung sino nga ba ang mga taong ito na nasa kanyang panaginip at kung bakit tila ay pamilyar na pamilyar sila sa kanya. Saang pamilya naman siya nagmula? Saang lupalop mo siya napulot? Tanong pang muli na nakakatakot na inang. Ang sabi ko naman sa'yo, diba, ay pumili ka ng babae na maaari nating maipagmamalaki. Hindi pipili ka na lang ng kung saan-saan pang lupalop ng galing. Mama, hayaan niyo na lang po ang kapatid ko. Sabi pa ng isang lalaki na nasa tabi ng nakakatakot na ginang. Alam niyo naman po ang taste niya, hindi ba? Hindi na po kayo nasanay. Don't expect him to choose someone who is on the same level as us. Sa kalmado na boses ay nakiusap ang lalaki. Ma'am, kuya, mula sa isang mabuting pamilya nang galing ang girlfriend ko. So please don't insult her. Nakinig naman ang mga ito sa pakiusap ng lalaki at hindi na ulit nagtanong pa na kung ano-ano. Ganun pa man ang pamilya ng lalaki ay talagang masasamang ugali at mahilig mag-insulto dahil sa tuwing nakatalikod ang babae kung ano-anong mga masasakit na salita ang binibitawan nila. Pasensya na sa ugali ng pamilya ko, ha? Ang paghingi ng pasensya ng mabait na lalaki sa babae sa kanyang panaginip. Bahagya naman ang umiti ang babae. Ayos lang, naiintindihan ko naman sila. Hayaan mo at kakausapin ko sila para tigilan kanila. Hindi na kailangan. Hindi na rin naman magtatagal. Kaya kong tiisin ang mga sinasabi nila sa akin. Huminga ng malalim ang lalaki. Habang girlfriend kita sa mata ng lahat, ayoko na may sino man ang uminsulto sa'yo. You are mine to be proud of, not someone they should insult. Kahit batid ni Catherine na hindi naman para sa kanyang mga katagang binitawan nito, ay nararamdaman niya pa rin ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya. But she felt happy. It feels so nice to hear that from him. Nagising naman si Catherine mula sa panaginip na yon nang maramdaman niya na may umaalog sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at diretso na patitig sa mga mata ni Ethan na puno ng pag-aalala. Ang puso niya ay mas lalo pa na nagwala dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Ayos ka lang ba? Mukhang binabangungot ka kaya ginising na kita. Ang nag-aalala nito na natanong. Ginala naman ni Catherine ang kanyang tingin at pagtanto na sila lang palang tao na narito. Nagtataka na ibinalik niya ang tingin kay Ethan. Nasaan sila? Kanina pa sila nakaalis. Napabalikwas siya ng tayo. Ha? Huh? Gaano ba siya katagal na natulog para maiwan sila nang hindi niya malang namamalayan? Ano ba yan? Nakakahiya naman kay Ethan. Masyadong napasarap yata ang naging tulog niya. Ilang araw din kasi siyang walang maayos na tulog dahil lagi siyang abala. Gusto ka nilang gisingin kanina but I told them to let you rest because you look tired. Paliwanag pa ng binata. Pasensya na. Dapat ay umuwi ka na rin. Hindi mo na sana ako hinintay. Nahihiya niyang sinabi. No, it's okay. Ayokong iwan kang mag-isa. Your son, nasan siya? Tanong niya nang mapagtanto na wala rin si Dashiell. Sinundo na siya kanina dito ng tito niya. Naku, pasensya na talaga at nakatulog lang ako na matagal. Hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras. Dahil sa late na ay nagmamadaling hinagilap ni Catherine ang gamit niya at na makauwi na sila, hindi naman siya natagalan dahil tinutulungan siya ng binata at sabay sila na umalis patungo sa parking lot. Nagtakpo pa ang kilay ni Catherine nung hindi maayos ang andar ng kanyang sasakyan. Tinatay niya ang makina at lumabas para tingnan kung anong mali at napahinga ng malalim nang makita ang sagulong ang problema. May problema ba? Tanong ni Ethan na naglalakad papalapit. Tila nasira ang gulong ng sasakyan ko. Tingnan ni Ethan ang kondisyon ng gulong at ayon dito ay hindi niya na pwede gamitin ang kanyang sasakyan na ganoon ang kondisyon ng gulong dahil delikado. Nako, 10 oras na ng gabi. Sa tingin ko ay wala nang bukas na vulcanizing shop ngayon. Ihahatid na lang muna kita sa inyo. Pagpresenta pa ng binata. Ayos lang ba yun sa'yo?
Nahiyaman ay ayaw niya na mag-inerte dahil ayaw niya na maiwan mag-isa rito. Yes, walang problema sa akin. Eh, hindi ba kita maaabala? Baka may work ka pa. No, wala rin akong trabaho. Kinuha na ni Catherine ang mga gamit niya mula sa loob ng kanyang sasakyan at sumunod na sa binata. Pinagbuksan niya ng pinto nito kaya pumasok na siya sa loob. Kasing amoy ni Ethan ang loob ng sasakyan nito. Mabango at laging fresh. Be comfortable. I'm a good driver. Sabi sa kanya na binata na napansin ang pagiging tense niya. Pinaandar na ni Ethan ang sasakyan at si Catherine ay tahimik lang sa kinauupuan, ngunit hindi rin nagtagala hindi niya na natiis ang pagiging tahimik, kaya ay nagsalita na siya. Feeling niya kasi kung hindi siya magsisimula ng topic ay makakatulog ulit siya. I have actually been wanting to ask you this question ever since the day we first met. Sinulyapan siya ng binata. What question? Tungkol sa pangalan na Georgina na nabanggit mo nung una tayong nakita sa restaurant. Maaari ko bang malaman kung bakit inisip mo na ako ang babaeng yon? At kung ano siya sa buhay mo? Hindi talaga siya matahimik hanggang hindi niya iyon na itatanong sa binata. Dahil mula ng araw na iyon, ay hindi na iyon maalis pa sa isipan niya. Ilang segundo ang lumipas bago sumagot ang binata. The first time I saw you, I thought you were Georgina. At sandali naman na binalik ang tingin sa kanya. Pareho kayo ng wangis, tangkad, maging sa pagsasalita ay parehong-pareho kayong dalawa. But then I realized na hindi ikaw yan. She's just different. Hindi siya mahilig magsulat unlike you na isang writer. She's a good friend. A good old friend. Matagal na panahon mula nang umalis siya. Sa tono ng boses ng binata, hindi siya naniniwala na kaibigan lamang nito ang Georgina na sinasabi dahil kahit hindi gaanong maliwanag ang ilaw sa loob, kitang-kita niya ang kislap sa mga mata nito. Maari ko bang malaman kung saan siya pumunta? Tanong niya ulit. Somewhere far away. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Bigla na lamang siyang umalis noon ng walang paalam. Gumuhit ng malungkot na ngiti sa labi nito. Nung magising ako mula sa operasyon, wala na siya. Hindi na ulit siya nagparamdam. At first I thought she was the one who gave me her heart to live. But I was wrong. Iniwan niya lang kami ng walang dahilan. May lungkot at galit sa tono ng boses ng binata. Bakit mo nga pala natanong ang tungkol sa kanya? Marahan siyang umiling. Wala naman. I just thought it can help me remember my past. What do you mean remember your past? Oh, wala akong alaala sa nakaraan ko. Pagsisimula niya kaya pansin niya na para bang natigilan ang binata nang dahil doon. Ganun pa man ay hinayaan siya nito na magpatuloy sa pagsasalita. Mahigit 6 na taon na ang lumipas mula nang makita ko mga tumulong at umampon sa akin sa dalampasigan. Walang malay. Nang magising ako sa ospital ay wala akong natatandaan na isa sa nakaraan ko. Ni hindi ko alam kung anong pangalan ko, kung sinong pamilya ko o anong klaseng buhay meron ako bago nun. Bumaling siya sa binata at hindi nakatakas sa paningin niya ang mahigpit na hawak nito sa manibela. Ganun pa man ay pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang sinasabi. Gusto ko na may maalala ako kahit konti tungkol sa nakaraan ko. Kahit hindi na lahat. Kahit konting alaala lang sana. Pero kahit anong gawin ko ay sadyang walang bumabalik sa isipan ko. Ayon kasi sa doktor ko noon ay mukhang malabo na raw na may maalala pa ako sa aking nakaraan dahil sa lala ng pinsala na akin natamo. Gayon pa man ay hindi ako sumusuko. Hindi ko susukuan kung sino talaga ako. Mula na makabalik ako sa Pilipinas ay may mga napapanaginipan ako. Isang babae. Hindi ko makita ang kanyang wangis at hindi ko alam ang kanyang pangalan. Ngunit lahat ng nangyari sa kanya, napapanaginipan ko. Sa tingin ko ay may kinalaman siya sa nakaraan ko kaya pilit kong inaalam kung sino talaga siya. Sa ngayon ay wala pa rin akong ideya. Kahit konting ideya lang sa kanyang nakaraan at kung sino talaga siya ay sapat na para kay Catherine. Hindi niya na kailangan maalala ang lahat.
Ngunit sadyang kahit anong gawin niya, ay wala siyang maalala. I will help you. Nabigla siya sa sinabi ng binata. Huh? Tutulungan kita na maalala ang nakaraan mo. But why? Bulalas niya. Wala siyang ideya kung bakit iyang gagawin ng binata. Naaawa ka ba sa akin dahil wala akong alaala? Karagdagang tanong niya. No, I just wanna help you. Makahulugan itong sagot. Tulad mo, gusto ko rin na maalala mo ang nakaraan mo. Kasabay ng ihip ng malamig na hangin ay ang paghampas ng alon sa dalampasigan. Sa hindi malamang dahilan ay sobrang bigat ng kanyang pakiramdam sa tuwing nasa tabing dagat siya. Tira ba ang buhangin ay may kinukubli ng mga sikreto sa kanya ukol sa kanyang nakaraan. Nandito sila ngayon sa isang resort dahil may mga scenes doon sa libro niya sa tabing dagat gaganapin. Ate Kath! Ang masayang tawag sa kanya ng batang si Dashiell pagkakita sa kanya. Buhat-buhat pa ito ng ama. Pareho silang may suot na shades at maging ang kanilang mga damit ay magkapareho. Dashiell! Wala ka bang pasok ngayon? Wala po, kaya sumama ako kay Daddy kasi gusto ko pong mapanood. Masaya si Katrina kasama ni Ethan ang anak dahil sobrang cute nito at madaldal. Marami itong mga kwento at madalas sila na maglaro na dalawa. Ang totoo niya ay na hindi rin maintindihan ni Katrina kung bakit sobrang gaan ang loob niya kay Dashiell. Unang kita niya pa lang sa bata noon sa restaurant ay magaan agad ang loob niya dito. Mabilis itong nagkaroon ng puwang sa puso niya kahit hindi pa man sila lubusan na magkakilala na dalawa. Sa mga sandali na magkasama nga sila ay ayaw niya pa na mapalayo ito sa kanya. Hindi rin maintindihan ni Katrina kung bakit. Iniisip niya na lang na talagang cute si Dashiell kaya mabilis itong nakukuha ang loob ng sino man. Si Dashiell? Tanong niya kay Ethan nang makasalubong siya nito. Ah, natutulog siya sa silid namin. Napatango naman siya. Late na rin kasi ngayon, sadyang hindi lang talaga siya makatulog kaya nasa labas pa siya ngayon. Ah, I see, bakit kising ka pa? Tanong niya sa binata. Hindi pa ako dinadalaw ng antok. Ikaw? Ako rin. Aniya. Kahit anong gawin ko, hindi ako makatulog kaya lumabas na muna ako para lumanghap ng sariwang hangin. Do you wanna join me outside? Ayos ang ba sa'yo? Yes, it's more entertaining to have someone to talk to. Sumunod naman siya sa binata at sa tabing dagat sila dumiretso. Madilim na at malamig pang simoy ng hangin, kaya nakaramdam ng ginaw si Katrina. Are you cold? Tiningnan niyang binata na nagtanong ito. Ah, hindi naman. Kahit ganoon ang sagot niya, hinubad pa rin ng binata ang sukot na jacket at pinatong ito sa balikat niya. Napangiti siya at nagpasalamat. Umihip ang malamig na hangin dahilan ng pagsabog ng buhok niya. Napatingin si Katrina sa alon at saka huminga ng malalim. Para bang may kung anong binubulong sa kanyang hangin. I have a question. Maya-maya pa ay sabi ng binata. Sinulipan naman siya ng binata. Hmm? About your son's mom. Nag-aalangan na wika niya. What about her? Anong itsura niya? Why did you suddenly ask? I'm just curious. Ayos lang naman sa akin kung ayaw mong sabihin. Sabi niya. For character inspiration? Oo, ganun na nga. Pagsisinungaling niya. Binalik ng binata ang tingin sa kawalan at isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi nito na muling nagsalita. Well, she's gorgeously breathtaking. She's the most beautiful woman I've ever laid my eyes on. Walang kapintasan ng kanyang itsura. She's like a goddess from the Mount Olympus. Maliit ang kanyang mukha na parang manika, na bumagay din sa maliit niyang height. Her skin is as white as milk and fair. Kulay brown ang kanyang buhok at kakulay ng kanyang kilay. Her eyes were almond-shaped. Mahaba at makurba rin ang kanyang mga pilik mata. Her nose is small and pointed, like it was sculpted by a very skilled artist. And it has a light dot of freckles in it. And her lips are naturally pink, like a cupid's bow.
Kahit pa ang tanging sinag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa madilim na paligid, ay lutang kita niyang kinang sa mga mata ni Ethan na parabang isa rin sa mga bituin. He sounded in love. She's perfect. Sabay baling nito ng tingin sa kanya. Nothing can compare. Until now, she remained the most beautiful woman in my eyes. Yet, she resembles a moon. Radiant and adored by many. Yet, she remains somewhat elusive, despite being physically near. So, you're still in love with her? I am. Hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa kanya, kahit ilang taon ang lumipas. She remains the one who has the power to quicken my heartbeat. Someone who engulfs me entirely. Hindi naman maintindihan ni Catherine kung bakit nasasaktan siya sa naging sagot nito. Hindi niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Kung ganoon, nasa na siya ngayon? Bakit hindi mo siya binabalikan? It's not that easy, sagot nito. Mahirap ipagpalitan ang sarili sa pusong hindi na ikaw ang nilalaman. May bago na ba siya? I don't know. I'm not sure. Bahagya itong umiti. Ang mga ito hindi na umabot sa mga mata nito. But I'll be honest, hinihiling ko na sana wala pang bago. Na kahit hindi na kami pareho nang nadarama, hinihiling ko na kahit paano may puwang pa rin ako sa puso niya. Kahit konting puwang. Kahit hindi niya na ako mahal. Konting puwang lamang para sa amin ang anak namin. Hindi maalis sa isip ni Catherine ang napag-usapan nila ni Ethan ang araw na yon. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya sa nalaman na hanggang ngayon ay mahal pa rin ni Ethan ang babaeng dating minahal. Dahil ba sa umasa siya na baka meron din siyang chance sa puso nito? Mahal kita. Kanina lamang ay natutulala siya sa pag-iisip sa naging usapan nilang dalawa ni Ethan. At ngayon ay namalayan niya na nananaginip na naman siya. Sa panaginip niya ay nakikita niya na ang mata ng lalaki nagsasalita. Ngunit hindi ang buong mukha nito. Puno ng emosyon ang mga mata nito. At napaka-pamilyar talaga nun kay Catherine. Para bang nakikipagtitigan siya sa nangungusap na mata nito. Ha? Ang garalgal naman na tanong ng babae. Ang sabi ko, mahal kita. Ngunit... Bakit? Hindi alam ng babae kung binubiro lang ba siya ngayon ng lalaki. O kaya naman ay nagpa-practice ito sa mga sasabihin kapag kaharap na naman nila ang pamilya nito dahil sa nagpapanggap ang dalawa ng magkasintahan. Anong bakit? Bakit mo ako minahal? Eh hindi ba't nagpapanggap lang tayo? Huminga ng malalim ang lalaki. Hindi ko rin alam. Isang araw na magising ako eh. Mahal na kita. Hindi ko alam kung ano bang tunay na dahilan kung bakit ako na in love sa'yo. Funny, right? Before, I swore to myself that I would never fall in love. Pero nung dumating ka, kinain kong lahat ng pangako ko. Matapos ngang ilang buwan na panliligaw ay nakuha na rin ng lalaki ang matamis na oo ng babaeng iniibig. Ang kanilang pagpapanggap nga ay nauwi na sa matamis sa pag-iibigan. Na parabang wala na kahit na anong makakapaghiwalay sa dalawa. Napuno ng pangako na walang humpay na pagmamahalan ang kanilang pag-iibigan. Mga pangarap na sinumpa nila pareho na magkasama nilang tutuparin. Sa hirap man o ginawa, sila ay magmamahalan. Sa panaginip ni Catherine ay napakasaya ng dalawa. Na kahit maraming hadlang sa kanilang pag-iibigan ay hindi yan naging dahilan para matibag ang kanilang pagmamahalan. Ang ina ng lalaki ay hadlang sa kanilang pag-iibigan. Lalo na nung malaman nila na nagsimula ang kanilang pag-ibig sa isang pagpapanggap. That they tried to deceive them with lies. Itinakwil lang lalaki ng sariling ina nito. Pinapili kung ano nga ba talagang mas matimbang para dito. Kung ang sariling pamilya o ang babae na walang kahit anong maipagmamalaki sa buhay. Ganun pa man, mas pinili ng lalaki ang babaeng minamahal. Namuhay sila ng payak ngunit kontento sa isa't isa. Congratulations ma'am, you're 3 weeks pregnant.
Ang masaya na sambit ng babaeng doktor na dahilan para magunahan sa pagtulong mga luha ng babae sa panaginip ni Catherine dahil sa magandang balita na binungad nito sa kanya. Talaga po? Oo, iha. Magiging isang ina ka na. Ang buhay nga ng dalawa ay mas lalong sumaya at nabigyan ng mas malalim na pag-asa dahil magiging magulang na sila. Pinapangako ko na gagawin kong lahat para mabigyan kayo ng maayos na buhay ng ating magiging anak. Ang madamdamin na wika ng babae habang nakaluhod sa kanyang harapan. I'll do everything for the both of you. At pinapangako ko rin na mananatili ako sa tabi mo sa hirap at ginawa. Matapos ang mga pangakong yun ay tumayo ang lalaki at sa isang mainit at masuyong halik ay binuhos nila ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Isa dapat iyon sa pinakamagandang balita na maririnig ng dalawa. Magiging magulang na sila. Ngunit tama ngang sinabi ng iba na hindi lahat sa buhay ay laging masaya dahil isang pagsubok na dumating sa buhay ng dalawa. Because there's also always a calm before the storm comes. Ilang linggo lang matapos nilang malaman na buntis ang babae, ay nawala ng malay ang lalaki sa kanyang panaginip at ang sinabi ng doktor ang dahilan kung bakit nawasak ang kanilang masayang samahan. Meron pong malubhang sakit sa puso ang iyong kasintahan, ma'am. May butas po ang kanyang puso at sa lalong madaling panahon ay kailangan niya po ng heart transplant. Kung hindi po maisasagawang heart transplant sa lalong madaling panahon, ay lalaki po ang butas sa kanyang puso na magiging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa mga ganitong sitwasyon, ang sa tulad niyo po na malubha ng karamdaman ay dapat pong maoperahan na siya. Hindi alam ng babae kung saan ito kukuha ng pera na maipapagamot sa lalaki. Ang 5 milyon mula dito ay hindi pa sapat para sa mga gastusin, lalo pa't nagpapagamot pa ang kanyang ama. At ang magulang naman ng lalaki, tinalikuran na ang lalaki. Lahat ng mga maaari niyang lapitan ay nilapitan niya na para lang makahingi siya ng tulong sa pagpapagamot ng kasintahan. Ngunit sadyang napakalaking halaga ng kailangan niyang likumin. Ganun lamang ang takot na naramdaman ng babae. Na nung pagkagaling niya sa nilakad ay sobrang dami ng dugo na lumabas sa kanya. Labis ang takot niya dahil baka'y napano na ang kanyang anak. Nagising si Catherine mula sa panaginip niya yon. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo at maraming luha sa kanyang pisngi. Masikip ang kanyang dibdib. At para bang ang nangyari sa panaginip niya ay nakikita niya pa rin hanggang ngayon. Takot na takot din siya dahil sa dami ng dugo na lumabas mula sa babae. Maging siya ay nag-aalala para sa magiging anak nito. Kahit hindi siya sigurado kung totoo bang mga tao ang nasa kanyang panaginip ay sobrang takot niya. Tinignan niya ang oras sa kanyang tabi. Alas 10 pa lang na madaling araw ngunit ang antok niya ay tila naglaho na dahil sa panaginip niya ngayon. Batid ni Catherine na hindi na ulit siya makatulog matapos na iyon. Bumaba siya sa kanyang kama at uminom ng tubig. Naubos niya ang isang baso ngunit ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay hindi pa rin nawawala. Kaya naman lumabas siya ng room niya. Wala pang mga taong gising, tanging siya lang. Maging mga staffs ay tulog pa. Gusto niya sana na pumunta sa silid ni Ethan para may makausap siya. Ngunit ayaw niya naman na makaistorbo ng tulog. Mag-isa na lamang siyang nagtungo sa madilim na tabing dagat. Wala pa rin humpay sa pagtulong kanyang mga luha. Sobrang sikip ng kanyang dibdib. Pakiramdam ni Catherine ay mako anong nagtulak sa kanya para lumakad papunta sa malalim na parte ng dagat. Hindi niya alintana ang lamig ng tubig. Patuloy siya sa paglalakad na para bang wala sa sarili. Malalim ang iniisip at sinusunod ang tawag sa kanya. Habang papailalim si Catherine sa tubig, ay tila isang malakas na hampas sa balikat na alon nang bumalik din sa isipan niya ang mga alaala ng kanyang nakaraan. She remembered everything now, mula simula hanggang sa huli. Naaalala niya na. Siya ang babae sa kanyang mga panaginip. Ang lahat ng mga napapanaginipan at sinulat niya ay sarili niya palang mga karanasan. Pumatak na ang luha mula sa kanyang mga mata na humalo na sa maaalat na tubig dagat. Iwan mo siya. Natigilan si Georgina dahil sa sinabi ng ina ni Ethan. Po? Nice mo na gumaling siya, hindi ba? Wala kang sapat na pera para ipagamot siya. Pero,
Hindi nito hinayaan na may masabi pa siya at muli ito ang nagsalita. Sa tingin mo ba magagawa mo siyang iligtas sa ganyan ang sitwasyon mo? Anong ipambabayad mo sa operasyon niya? Hindi ka pwedeng. At tama ang sinabi ng ina ni Ethan. Wala nga siyang sapat na pera para maipagamot ang kanyang minamahal. Ang ama ng kanyang anak. Kabuanan niya na at ang sakit ni Ethan ay mas lalong lumalala. Ayon sa mga doktor, kung hindi pa ito sumailalim sa operasyon, ay maaari nito itong ikamatay. Gawin niyo po ang lahat para iligtas siya. Gagawin ko po ang lahat. Kahit mahirap pa ilalayo ko po ang aking sarili, gumaling lamang po siya. Sabi niya pa sa galgal na boses. At hindi lang iyon. Gusto ko na sa pag-alis mo ay iiwanan mo na rin sa amin ang magiging anak ninyong dalawa. Aalis ka sa tabi nila nang walang paalam. Walang kahit na anong sulat o kung ano man ang naiiwan. Basta ka na lamang aalis sa buhay nila at kahit kailan na hindi na ulit magpapakita pa. At doon nga na buo ang plano sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaan na mawala sa kanya si Ethan. Kaya naman para sa kaligtasan nito ay ginawa niya ang gusto ng ina nito. Iniwan niya ito. Kahit sobrang hirap ay gagawin ni Georgina ang lahat para sa kanyang minamahal. Bakit malungkot ka? Anong problema? Ang tanong ni Ethan sa nag-aalala na tinig. Kasalukuyang nakaupo ito sa kama at pinapakain niya naman ito ng binili niyang lugaw kanina. Wala naman, wala akong problema. Sagot niya sabay tipid ng umiti. Ang totoo nga niya ay masaya ako dahil malakas ka na ulit. Gumiti si Ethan at inabot ang kanyang kamay. Nangako ako sa'yo na magpapagaling ako, diba, para sa inyo ng anak natin. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwanan na dalawa. Ngunit kayo ay kailangan kong iwanan. Iyon ang sinabi ni Georgina sa kanyang isipan. Ganun pa man ay nagawa niya pa rin ang umiti sa minamahal para bang wala siyang mabigat na iniisip. Salamat. Please, magpagaling ka para sa amin ang anak mo. Gumiti si Ethan sa kanya. Pangako, mahal ko. Magpapagaling ako. Ikakasal pa tayo, di ba? Mabubuhat ko pa ang magiging anak natin. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan na dalawa. Tuluyan niya nang hinayaan na bumagsak ang mga luha niya nang dahil sa sinabi nito. Binuka naman ni Ethan ang braso para yakapin siya ng mahigpit. Sa bisig nito ay tila ayaw niya nang umalis. Kung maaari lang ay mananatili siya roon at hindi naaalis sa tabi nito. Ngunit hindi maaari. Hindi siya maaaring manatili sa tabi nito. Kailangan niyang umalis. Hindi niya matutupad ang mga pinangako niya dito. Ang kanilang sinumpaan, kailangan niya itong iwan. Kapalit ng kaligtasan nito. At noong araw na kanyang panganganak para sa kanyang panganay, ay siya ring araw na sumailalim si Ethan sa operasyon. Congratulations, ma'am! Healthy po ang inyong baby boy! Wika ng doktor bago inihiga sa tabi niya ang kanyang bagong silang na anak. Tiningnan ito ni Georgina ng mabuti. Napakagwapo nito. Kamukhang kamukha nito ng ama. Lahat siguro ng katangian ng ama ay namana nito. Sa tangos ng ilong, hugis ng labi, kilay, mata, lahat ay namana nito sa ama. Napakagwapo nito. Hindi na napigilan ni Georgina ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nakatingin sa anak. Masaya siya dahil sinilang niya ito ng malusog at walang kahit anong komplikasyon. At the same time, naninikip ang dibdib niya dahil hindi niya ito makakasama. Ngayon na naisilang niya na ito ay ilalayo na nila ito sa kanya. Inabot niya ang maliit nitong kamay habang wala pa ring humpay sa pagtulo ang kanyang mga luha. Patawarin mo ang mama kung kailangan kitang iwan, anak ko. Patawarin mo ako kung hindi na tayo magkakasama ng matagal at hindi na kita maaalagaan tulad ng pinangako ko sa'yo noon. Gusto ko lang na mabigyan kayo ng maayos na buhay ng ama mo. At batid ko na hindi niyo mararanasan ang maayos na buhay na yon kung mananatili ako sa tabi ninyong dalawa. Mahal na mahal ka ni mama, anak ko. Lahat ng to'y ginagawa ko para sa inyo. Sinulit ni Georgina ang araw na kasama niya ang kanyang anak. Walang araw na hindi niya pinaramdam sa kanilang anak kung gaano niya itong pamahal.
Araw-araw niyang sinasabi sa anak na mahal niya ito at ang lahat ng kanyang desisyon ay para sa kanila ng ama nito. Hindi rin maalis sa isipan niya ang pag-aalala para kay Ethan na nasa USA dahil doon ginawa ang operasyon nito. Walang kahit anong balita si Georgina kung anong kinalabasan ng operasyon ni Ethan. Hindi niya alam kung naging successful ba iyon o hindi. Ganun pa man ay wala siyang humpay sa pagdarasal. Umaasa na may nakikinig sa kanya, sa mga dalangin niya. Ang hiling niya ay makabalik ito sa anak nilang dalawa. Kailangan niyo na pong ibigay sa amin ang sanggol. At dumating na ang araw na kinakatakot ni Georgina. Dumating na ang araw na hinihiling niya na sana ay huwag nang dumating. Kukunin na nila ang anak niya mula sa kanya. Pagkatapos nito ay hindi niya na ulit masisilayan pa ito. Hindi niya maririnig ulit ang iyak nito. Pwede ko ba siyang mayakap kahit sa huling sandali? Bago nila ilayo sa kanyang anak niya ay humiling pa siya. Pinagbigyan naman siya ng mga ito. Habang nasa bisig niya ang kanyang anak ay tila ba ayaw niya na itong bitawan. Ayaw niya na itong pakawalan pa. Parang hindi niya na makakaya pa na mapalayo ito sa kanya. Mahal na mahal ka ni Mama, anak ko. Humihikbi na saan niya tsaka hinalikan ang noon nito. Pangakong hindi kita makakalimutan kahit anong mangyari. Gagawin at gagawin ko ang lahat ng paraan manatili lamang sa isipan ko ang iyong mukha. Mahal na mahal kita. Patawad kung kailangan ko na gawin to. Patawarin mo ang Mama kung kailangan kitang iwan. Pagdating ng araw, kapag may maipagmamalaki na ako at kaya ko na kayong ipaglaban ng papa mo, ay babalik ako. Babalikan ko kayo. Napakabigat ang nararamdaman ni Georgina sa kanyang desisyon. Hindi niya kayang isipin na hindi niya na ulit makikita ang kanyang anak, ang kanyang mag-ama. Napakaikli lamang ng panahon na magkakasama sila ng kanyang anak. Hindi niya malang ito nayakap at nabuhat ng matagal. Hindi niya malang nasilayan ang ngiti sa labi ni Ethan habang buhat ang kanilang panganay na anak. At ang bigat na kanyang nararamdaman ay mas lalo lamang na lumala dahil sa ilang araw matapos yon ay pumanaw ang kanyang ama. Para bang napakalaki ng galit sa kanya ng mundo para sunod-sunod na gawin iyon sa kanya. Para bang may napakalaki siyang kasalanan na nagawa para parusahan siya ng ganito. Sa mataas sa banginang nasa baba ay ang dagat. Nakatayo si Georgina. Mahina ang kanyang katawan. Tila wala siyang lakas para humakbang pa kahit isang beses. Kahit maging ang puso niya ay tila napapagod na rin na tumibok at lumaban pa dahil sa sakit at parusa na binabato sa kanya ng mundo. Habang nakatingala siya sa madilim na kalangitan, na sunod-sunod ang pagguhit ng kidlat ay nagsalita siya. Ano bang kasalanan na nagawa ko para masaktan ako ng ganito? Bakit kailangan akong parusahan ng ganito? Bakit kailangan niyo na ilayo ang lahat sa akin? Bakit kailangan na mangyari sa buhay ko to? Mabait naman ako. Naging mabait naman ako sa kapwa ko. Tumulong naman ako sa mga taong nangangailangan. Kahit walang-wala rin ako. Pero bakit kailangan na mangyari pa sa akin ang mga bagay na to? Bakit kailangan ko na masaktan? Bakit kailangan yung ilayo sa akin ang lahat ng mga mahalaga sa akin? Ginawa ko naman ang lahat, hindi ba? Wala akong inaapakan tao. Naging isang mabuting tao ako. Ngunit hindi pa ba sapat ang kabutihan kong yun para hayaan nyo naman ako na maging masaya? Hindi pa ba sapat ang lahat ng yun para hayaan akong makasama ang mga taong mahalaga sa akin? Bakit kailangan nyo pang ilayo sila sa akin? Bakit? Ano bang mali ko? Ngunit kahit anong gawin niya, kahit anong kakasigaw niya ay walang sumasagot sa kanya. Walang makapagbigay sa kanya ng kasagutan. Naging bingi ang mundo sa mga hinaing niya, sa mga hiniling niya. At kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha ay ang malakas na bugso ng simoy ng hangin. Tumingin siya sa kanyang baba. Madilim. Sobrang madilim. Hindi niya maaninag ang nasa baba. Ang alam niya lang ay dagat iyon. Hampas ng alon. Iyon ang tangi niyang naririnig. Paalam. Ang huling katagang binitawan niya bago siya nagpatihulog
At habang hinahayaan ni Georgina na mahulog ang kanyang sarili sa dagat, ay pinikit niya ang kanyang mga mata. Patuloy pa rin sa pag-agos ang kanyang mga luha. Sa desisyon niyang ito, batid ni Georgina na ito na ang magiging huli, ang kanyang magiging katapusan. Iyon, may ibang plano ang kapalaran para sa kanya. Hindi siya nito hinayaan na tuluyan na mawala. Iniligtas siya nito sa dalang peligro ng dagat. Hindi pumayag ang mundo sa plano niya. Anong pangalan mo, iha? Iyon ang tanong sa kanya ng isang lalaki na nakasuot ng lubos na puti. Mabagal siyang umiling. Kahit anong gawin niyang pag-iisip ay talagang hindi niya maalala kung ano ang kanyang pangalan. Wala siyang kahit anong matandaan. Hindi niya alam kung sino ba siya at kung saan siya nagmula. Lahat ay nawala sa memorya niya. We were not mistaken. Sa lala ng pinsala na natumo mo sa ulo ay tuluyan ang nawala ang alaala mo. Is there a chance that she will regain her memories? Tanong ng may katandaan na babae sa doktor. Hindi niya rin alam kung anong pangalan nito at kung sino ang mga ito sa kanyang buhay. Basta't noong sandaling iminulat niya ang kanyang mga mata, ay ito na ang nasa tabi niya. There's a small chance for that, ma'am, but we are not closing the possibilities. Sagot naman ang doktor. Dahil wala siyang alaala kung sino siya o kung sino siya sa kanila. At ang mga tao na tumulong sa kanya ay hindi rin nagkaroon ng anak. Kaya inalagaan siya ng mga ito at itinuring na sariling anak. Sa Washington ay nagkaroon sila ng bagong buhay. Doon ay naging si Catherine Winterson siya, isang tanyag na manunulat. Kamusta po siya, Doc? Ang tanong na nag-aalala lang si Ethan sa doktor na lumabas mula sa silid kung nasaan si Catherine. Maayos na siya. Sa ngayon ay wala pa rin siyang malay. Bumabawi pa ang kanyang katawan dahil sa dami ng tubig dagat na kanyang nainom. Maraming salamat po. Tila nakahinga naman ng maluwag sa narinig. Na makita niya kanina si Catherine na malapit ng malunod ay ganun na lamang ang takot na nadama niya dahil akala niya ay mawawala na naman ito sa kanya kaya naman dali-dali siyang lumusong sa dagat. Mabuti na lamang at kaninang madaling araw ay lumabas si Ethan sa kanilang hotel room dahil nagkaroon siya ng masamang panaginip. Sa panaginip niya na yon ay nawala na naman sa kanila ng anak niya ang ina nito. At noong pumunta siya sa madilim na tabing dagat, may naaninag siya na parabang isang tao sa malalim na parte. Nang languyin niya iyon na hindi nga siya nagkamali. Tao nga ang naaninag niya kanina. At ang takot na kanyang nadama ng mga oras na yon ay mas lumala. Dahil ang tao yon ay walang iba, kundi si Catherine. Nang mga oras na yon ay isa lang na sa isip niya. Iyon ay kailangan niyang iligtas si Catherine mula sa panganib. At mabuti na lamang at hindi pa huli ang lahat ng madala niya ito sa ospital. Sobrang natakot si Ethan. Ang akala niya, sa pangalawang pagkakataon ay mawawala na naman sa kanila si Catherine. Maaari ba tayong mag-usap? Pakiusap sa kanya ng kaibigan ni Catherine na nung malaman kung anong nangyari sa dalaga ay agad ang dumating. Bagaman ayaw ni Ethan pang iwan si Catherine na natutulog pa rin, tumango siya sa kaibigan nito. Ako nga pala si Maris. Kaibigan ako ni Catherine. Pagpapakilala nito sa kanya, tinanggap niya naman ang pakikipagkamay nito. I am Ethan. Ethan Villadiego. Kilala kita. Madalas kang maikwento sa akin ang kaibigan ko. Sabi nito kapag Juan ay seryoso na nagtanong. Maaari ko bang malaman kung may kinalaman ka sa nakaraan niya? Nagtagpong kilay niya. What do you mean? Walang alaala si Catherine tungkol sa kanyang nakaraan. Nagkaroon siya ng amnesia dahil sa lakas ng pinsala na kanyang natamo. At nito mga nagdaang araw ay gustong gusto niya na may matandaan siya kahit konti man lang tungkol sa kanyang pagkatao. Mula nang bumalik siya sa bansa ay madalas din niyang napapanaginipan ang tungkol sa isang babae na sa tingin ko ay may kinalaman sa kanyang nakaraan. Pero ang sabi niya, hindi niya makita ang mukha ng mga taong yan sa kanyang panaginip. So perhaps, are you somewhat related to her past? I'm her fiancé. Nabigla ito sa ipinagtapat niya. Huh? Ikakasal na sana kami nung nalaman namin pareho na may malubha akong sakit sa puso. Na sa lalong madaling panahon ay kailangan ng operasyon.
at ang anak ko. Anak namin siya. She left us. Kaya ka ba bumalik sa buhay niya dahil gusto mong magigante sa ginawa niyang pang-iiwan sa inyo noon? No. I admit na galit ako sa ginawa niya noon. She left us without any words. Ngunit alam ko na may malalim siyang dahilan kung bakit niya nagawa ang bagay na yan. At totoo ang sinabi niya. Ang galit sa kanyang puso ay wala na ngayon. Napatawad niya na si Georgina o si Catherine sa nagawa nito noon sa kanila. Bumalik ako sa buhay niya dahil gusto ko na mabuo ulit ang nawasak naming pamilya. Wala nang hadlang sa pag-iibig namin. My mother died 2 years ago. Hindi niya na ulit kami mapaghihiwalay pa. Ngunit nung malaman ko na wala siyang alaala, I decided to help her. Hindi ko sinabi sa kanya kung sino talaga ako sa buhay niya dahil gusto ko na siya mismo makaalala sa amin ang anak namin. But I guess it was a wrong decision. Dahil sa pinili kong ilihim sa kanyang totoo, napilitan pa siya na halongkatin ang lahat tungkol sa nakaraan niya. Dahilan para magawa niya ang bagay na hindi ko lubos akalain na magagawa niya. Aaminin man ni Ethan nagsisisi siya at hindi niya agad sinabi kay Catherine ang totoo. Kung siguro ay maaga niya pang pinagtapat ay hindi na aabot sa ganito. Ganon pa man ay pinagpapasalamat niya pa rin naligtas si Catherine mula sa panganib. Ang mga umampon sa kanya. Matagal na silang maideya tungkol sa kanyang nakaraan. But they chose to hide it from her dahil ayaw nila na muling masaktan si Catherine. Pagkukwento pa ni Maris. Mula nung magising siya sa coma ay naging maayos ang kanyang buhay. She's now a famous author and her books have garnered numerous awards. Ayaw nila na malaman ni Catherine na ang dahilan kung bakit siya nadagpuan sa tabing dagat nang walang malay ng mga araw na yan ay dahil sa sinubukan niya na magpakamatay. She couldn't handle the pain, that's why she did that. Para bang binuhusan si Ethan ng malamig na tubig dahil sa kanyang narinig. Hindi niya lubos akalain na iyon palang dahilan kung bakit ilang taon na nawala ito sa kanila. Ang buong akala noon ni Ethan ay nakahanap ito ng ibang mamahalin, subalit nagkakamali pala siya. What? Ayon sa naging imbestigasyon, she jumped from the cliff to end her own life. Thankfully, hindi yun nagtagumpay. She was saved by her adopted parents. Ayaw nila na ang kanyang nakaraan ang maging dahilan para mawalang masayahin na si Catherine. She has been through a lot. They stopped the investigation about her past and they decided to focus on her present. Ngayon, siya na si Catherine. At dahil sa kanyang mga nalaman, nanlumo si Ethan. Hindi niya lubos akalain na iyon palang dahilan kung bakit nawala siya ng mahabang panahon. Sa kabutihang palad ay hindi nawala sa kanya ng tuluyan ang babaeng pinakamamahal. Nagpasalamat naman si Ethan sa kaibigan ni Catherine sa pagbibigay linaw sa kanya ng kung ano man ang tunay na nangyari. At sobrang sayang nararamdaman ni Ethan na nung magkamalay na si Catherine at natatandaan na sila nito. Ethan? Garal-gal ang boses ni Catherine, ng mga mata nito ay puno ng luha habang inaabot ang kanyang kamay. Ngumiti naman si Ethan at inaabot ang mukha nito at saka masuyo niyang pinunasan ang luha sa mga mata nito. Ako nga, mahal ko. At ngumisi siya. Mas lalong dumami ang luha sa mga mata nito. Niyakap niya ito ng mahigpit at paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanya. At ang pag-iyak nito ay mas lalong lumakas nang dumating si Gio kasama ang anak nila na si Dashiell. Siya na ba ang anak natin? Ngumiti si Ethan. Yes. He's Dashiell Villadiego. Inabot ni Catherine ang mukha ng kanilang anak. Ang laki-laki niya na. Kamukhang kamukha mo siya. Lumaki siya ng maayos dahil sa iyo, mahal ko. Dahil sa lahat ng mga naging sakripisyo mo. Ikaw po ba talagang mommy ko, Miss Catherine? Tanong ni Dashiell. Tumango naman si Catherine habang wala pa rin tigil ang mga luha nito. Oo, ako nga. Ako ang mommy mo. Wow! Hindi po ako makapaniwala na ikaw po palang mommy ko. Masaya po ako na nandito na po kayo, mommy. Nang mga araw at oras na yon ay sobrang saya ng kanilang mga puso. Dahil matapos ang mahabang panahon,
at lahat ng mga pagsubok ay muling nabuo ang kanilang pamilya. Sa pagkakataon na ito, ay wala nang kahit anong makakapaghiwalay pa sa kanila. Iyon ang isinumpa ni Ethan. Gusto kong iligtas ang buhay mo. Gusto ko na mabuhay ka pa na matagal at ma-experience ang mga bagay sa mundo na gusto mong gawin. Ngunit wala akong sapat na pera para maipaggamot ka. Lumapit ako noon sa iyong ina ng mga panahon na kailangan mo ng operasyon. Nang makaawa ko sa kanya, natulungan niya tayo. Pumayag siya na ipaggamot ka. Ngunit meron siyang isang kondisyon. Pagkukwento sa kanya ni Catherine, iyon ay kailangan ko kayong iwan ang anak natin at hindi na ako ulit magpaparamdam sa inyo kahit kailan. I was left with no choice but to agree dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang anak natin kung mawawala ka sa akin. I left him. Alam ko na sa pangangalaga mo ay magkakaroon siya ng magandang buhay. Ang aking ama na lang ang tanging meron ako ng mga sandaling yan. Pero sadyang marahas sa akin ang mundo dahil kinuha din nila siya sa akin. I was left alone. Wala akong mapagkukunan ng lakas. I don't know how to live a life in a world full of suffering. So I chose to end my suffering by ending my life. Patawarin mo ako kung hindi ko kayo naisip ng anak natin nung ginawa ko yan. Patawarin mo ako. Naninikip ang kanyang dibdib dahil sa sinabi nito. Hindi niya lubos ma-imagine ang hirap na pinagdaanan nito na mag-isa. Naiintindihan ko. Hindi mo kailangan na humingi ng tawad. I understand why you did that. Pero ngayon na nandito na kami ng anak natin, pinapangako ko sa'yo na hindi ka na ulit mag-iisa. Hindi kami aalis sa tabi mo. Iyon ang pangako ni Ethan na tutuparin niya kahit ano pa man ang mangyari. Sumusumpa siya sa pangalawang pagkakataon na ito ay hindi na ulit magkakawatak-watak ang kanilang pamilya. Sobrang ganda po ng story na sinulat niyo, author. Hindi ko nga po alam kung binabasa ko pa bang story na iyon o dinala na ako sa lugar ng mga pangyayari. Hango po ba sa totoong kwento ang sinulat ninyo? The best po talagang story. Sobrang dami po namin natutunan. Ilan lamang iyon sa sunod-sunod na tanong sa kanya ng kanyang mga readers. Kasalukuyang ginaganap ang pinakaunang book signing niya sa Pilipinas at hindi ina-expect ni Catherine na sobrang daming darating para makita siya. Isang taon na ngang lumipas matapos ang nangyari ay naging successful ang movie adaptation ng kanyang libro. Kinilala ito na isa sa pinakamagandang adaptation at nagkaroon ng maraming awards. Ang sinulat niya naman na libro hango sa kanyang panaginip na siya palang kwento ng kanyang buhay ay ginawa niyang libro na pinamagatan niyang Reason to Live at naging sikat ulit ito. Kinilala ng mga mambabasa dahil sa kakaibang kwento. Yes, it's based on an experience of someone I know. Sagot niya naman. Ang hindi alam ay base iyon sa experience niya mismo. Grabe ka, Miss Kat. Sobrang strong naman po niyang kilala ninyo. Oo nga po. Marami silang mga tanong sa kanya. Mostly ay sa plans niya na gumawa ng second book sa libro na Reason to Live na sinasagot niya naman. Sa totoo lang, wala nang gustong idagdag pa si Catherine sa libro na iyon. Winakasan niya na iyon na may open ending at hayaan ang mga readers ang mag-isip kung anong posible na ending. Dahil para kay Catherine, hindi niya na paalam kung ano pang magiging ending ng pag-iibigan nilang dalawa ni Ethan. Ngunit isa lang sigurado niya. Even amidst the storm, they'll always discover a reason to live. And no matter what unfolds, they'll steadfastly stand each other's side. Oh, nandito na pala ang mag-ama ko. Ang masayang sabi niya na makita ang kanyang mag-ama na naglalakad palapit. Matching ulit ang suot ng dalawa at pareho pa na may shades kaya sobrang gwapo nitong tingnan. Mommy, we're here! Ang masaya na sabi ni Dashiell. At napatili ang mga nakakita dahil nung makalapit sa kanya ang kanyang mag-ama ay humalik sa labi niya si Ethan. Hindi naman alintana ang mga mata na nakatitig sa kanila. Namula naman lalo ang pisngi ni Catherine dahil sa pang-aasar ng mga ito. This is my husband, Ethan Villadiego. And our only son, Dashiell Villadiego. Ang pagpapakilala niya sa kanyang mambabasa.
Wow, grabe. Ang gwapo naman po ng mag-ama mo, Miss Catherine. I know, right? Mayabang niya naman ang sagot. Napuno ng hiyawan at panunokso ang arena kung saan ginanap ang kanyang book signing dahil sa pagdating ng kanyang mag-ama na pinagkaguluhan din. Marami na nakakakilala sa kanilang anak dahil tulad niya ay naging writer din ito sa murang edad. Maraming mga nagbago sa loob lamang ng isang taon. Ikinasal na silang dalawa ni Ethan at Catherine Villadiego na rin ang ginagamit niyang pangalan. Ayaw niya na kasing gamitin ang kanyang dating pangalan dahil gusto niya na magsimula ng panibago kasama ang kanyang mag-ama. Hindi niyo naman sinabing susunduin niyo pala ako ngayon, sabi ni Catherine sa kanyang mag-ama. Eh sabi po ni Daddy gusto niya pong isurprise kayo, sagot naman ni Dashiell. And you succeed. Na-surprise ako sa pagdating niyo kanina. Nakangiti niya sabi. Did you do well in school today? Opo, Mommy. Next month, I'll join po sa writing contest sa school. Sabi ng teacher ko, if I won daw against another school's representative, dadalhin daw po nila ako sa USA to represent my school. At sila na nga siguro ni Ethan ang pinaka-proud na magulang dahil sa sobrang galing at talino ng kanilang anak. Sa murang edad ay marami na itong achievement sa buhay. At hindi lamang matalino si Dashiell, kundi isang napakabait at mapagmahal din na anak. Kaya sobrang swerte talaga nila dito. Sobrang galing naman ng baby namin na yan, but don't force yourself too much, okay? Paalala niya. Opo, Mommy. Tinatandaan ko po lahat ng sinasabi niyo sa akin. But I also want to be a great writer just like you. Sa murang edad ay talagang magaling ng lumika ng mga poem at libro ang kanilang anak. Hilig na hilig talaga nito ang pagsusulat na kinasaya naman ni Catherine. Habang si Hita naman ay panayang hiling ng isa pang anak dahil wala raw may gustong humalili sa business tycoon nito. At hindi nga nagtagal ay binigyan sila ng isa pang supling. Isang babae naman na kamukhang kamukha ni Catherine, ngunit kasing ugali naman ang ama. Sobrang cute ng kanilang bunso at talagang mahal na mahal ito ng kuya nito. Lahat nga siguro ay gustong ibigay ni Dashiell para sa bunsong kapatid. Sumulat ng sariling storybook si Dashiell para sa kapatid nito. I love you po, Mommy and Daddy, ang malambing na sabi ng kanilang dalawang anak. Si Dashiell ay 11 years old na ngayon, habang ang kanilang bunso naman na si Caroline ay 4 na taong gulang na at sobrang bibo. I love you too, babies, sagot naman nila sa kanilang anak bago nagtagpo ang mga kilay nilang dalawa. I love you, my love, sabi naman ni Ethan na puno ng pagmamahal ang mga mata. Catherine smiled. I love you too. Sa buhay may mga pagsubok na hindi natin inaasahan na dumating. Minsan kahit akala natin na okay na masaya na, may darating pa palang pagsubok na wawasak sa ating mga sarili. Pagsubok na magiging dahilan para isipin natin na supuan na ang buhay. However, despite facing the trials and challenges, we should not let them be the reason to cease living. In life, storms may cast shadows, but they also unveil a profound light, a sunshine that patiently awaits behind the ominous clouds, that gives us a reason to love life again. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!